Balak mo bang kumuha ng Philippine passport ngayong 2024? Paano po kumuha ng Philippine passport para sa adult at para naman po sa ating mga minor applicants? Yan ang ating aalamin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na ito. And you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button nasa baba. At ito na nga mga ka-vlogs, taon-taon po ay syempre napakarami pong gustong kumuha ng Philippine passport. And lalong-lalo na sa ating mga ka-vlogs dyan na gustong mag-abroad or magbakasyon abroad, kailangan talaga natin ng Philippine passport. And isa po ito sa primary ID na accepted dito sa Pilipinas, itong Philippine passport mga ka-vlogs. And alam naman natin ngayon na suspended ang postal ID, ang SSS UMID, ay talagang kinakailangan itong Philippine passport dahil maraming mga Pilipino na kukuha ng Philippine passport, hindi naman po ginagamit for abroad, kundi ginagawang valid ID. So, parang maraming gano'n na nangyayari mga ka-vlog. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng Philippine passport ngayong 2024, ano-ano ang mga requirements, at paano po mag-file. So, meron pong dalawang category ang passport application. So, meron tayong tinatawag na adult application or adult applicants. Kung saan mga ka-vlogs, kinakailangan po ang mga requirements nito ay accomplish application form. Kung saan libre lamang po yan mga ka-vlogs. Pwede nyong i-download sa DFA na website mga ka-vlogs. And pwede nyo din yang makuha mismo sa DFA office. Wala po yung bayad yung accomplish application form ni passport. Pangalawa ay kailangan po ng any government issued ID. Actually, kung makikita niyo po sa website ni DFA, dalawang valid ID ang kinakailangan po sa passport application. Pero as of now, no, accepted po nila kahit isa lamang po na valid ID as long as government issued ID. So para po sa mga list of accepted valid IDs for passporting ay meron po tayong ginawang video niyan mga ka-vlogs. Kindly check at ilalagay ko din ang link sa description ng video na to. No, so, kagaya po ng PRC license, ng driver's license, ng national ID, accepted po yan kay DFA. Kahit po yung temporary national ID, kung hindi pa dumating yung national ID card nyo, ay po pwede po yun mga ka-vlogs. At saka, pwede din po yung seaman's book, no? Yung TIN ID, PhilHealth ID, hindi po yan accepted kasi secondary ID lamang yan mga ka-vlogs. So, kailangan any government issued ID. Pangatlong requirements naman po ay kailangan magdala kayo ng PSA birth certificate. Original po yan mga ka-vlogs, no? Pero kailangan yung i-photocopy yung inyong PSA birth certificate. At saka dalhin nyo din po yung original na kopya. And take note, ang PSA birth certificate ay kukunin po yan ni DFA. No? Kumbaga, mag-photocopy na kayo ng marami kasi hindi na yan ibabalik ni DFA. Talagang original po ang PSA birth certificate once tayo ay mag-apply ng Philippine passport. And sa mga may asawa naman or kasal na, ayan kailangan po ng PSA marriage certificate. So, naka-PSA po yan talaga mga ka-vlogs. And take note naman po, no, kung ang inyong valid ID ay naka-single pa yung apelyido nyo, kailangan nyo pong mag-upgrade ng any valid ID na apelyido na po sa pagka may sa asawa nyo, kumbaga, no. This is applicable naman po sa mga babae na mga applicant kasi ang babae talagang mag-change po ng apelyido once na nagpapakasal na. So, sa mga nagpapakasal lang po. And panghuli mga ka-vlogs, no, na requirements ay may tinatawag tayo na online appointment. So, ang online appointment ay pwede natin itong maset
no, sa website ni DFA. So, ang online appointment po, nakadepende po sa schedule ng per DFA na branch or site, mga ka-vlog. So, kumbaga, hindi tayo pwedeng mamili ng date, kundi depende po sa availability ni DFA. So, kung makikitaan nyo po sa appointment site, sa calendar ni DFA, ay kung pula na po yung color ng kalendary, ibig sabihin ay fully booked. Pero kung green pa po, mga ka-vlogs, ayan, pwede po yan, vacant slot po yan sa pagkuha ng online appointment for passporting. And may bayad po ang pagkuha ng passport, no? Ang regular price po niya nasa 1,200 pesos and meron pong bayad yung online appointment, which is 600 pesos or 500 pesos. So, yun po yung bayad, mga ka-vlogs, no? And magbabayad po tayo niyan through online. So, it's either GCash, bank transfer, or any partner na money payment ni DFA. Just like 7-Eleven, Paymaya, no? Kay RD Pawn Shop, no? Nasa list po yan sa mga accepted na mga payment partners ni DFA, mga ka-vlogs. So, may bayad po talaga ang pagkuha ng passporting. So, ngayon, mga ka-vlogs, ay dadako tayo sa minor, no? Dadako tayo sa mga bata, no? Below 17 years old and below na mga minor. So, pag 17 years old and below, considered as minor applicant po yan ng passport. Ang kinakailangan po na requirements niyan, mga ka-vlogs, unang-una, kailangan po nila ng birth certificate, no? Ang birth certificate, kailangan naka PSA. Pangalawa, kailangan din po ng minor applicant ng valid ID. Well, kung walang valid ID ang minor applicant, pwede po yung school ID. And take note, yung school ID ay kailangan valid for the semester or the school year. And kung wala naman pong school ID, pwede po yung COE or the Certificate of Enrollment. Kailangan po meron pong school seal and meron pong 1x1 photo ng bata doon sa Certificate of Enrollment, mga ka-vlogs. And ang minor applicant ay kailangan po during the appearance ay kailangan pong kasama niya yung kanyang parents or any guardian, mga ka-vlogs. So, kung kasama po niya yung mother niya, no need na po ng mga joint affidavit or any certification na sila yung guardian. Pero kung ang kasama po ng minors, yung tita niya, tito niya, yung kuya niya, yung lolo, lola, no, meaning hindi yung parent mismo, kailangan po ng joint affidavit na executed po mismo ng dalawang parent, no, both mother and father po. So, maging nasa abroad man kayo, kailangan nyo pong mag-execute ng affidavit na nag-authorize po sa guardian na sila yung sasama during the appearance ng inyong minor na anak sa kanilang pagkuha ng passport. And kailangan din po ng guardianship certificate na issued by the family court. Actually, sa lahat ng mga nagtatanong kung paano kukuha ng guardianship certificate, pwede nyo yung makuha sa Hall of Justice, wala po yung bayad. Pero kung may budget kayo at ayaw nyong pumila na po dyan sa Hall of Justice, ay pwede kayong magbayad po sa any private na law firm or office. I think nasa 150 to 200 pesos po ang bayad ng Certificate of Guardianship, mga ka-vlogs. And sa mga nagtatanong naman po na kailangan po ba ng DSWD certificate sa pagkuha ng passport ng mga minor, ayan, hindi na po yan kailangan, mga ka-vlogs, kasi ang DSWD certificate ay kailangan lang po yan during the travel time ng minor na hindi po niya companion or hindi niya po kasama ang kanyang parents sa pag-travel, no? Doon lang po yan kailangan. Pero sa passport application, ay no need na po yung DSWD certification. Para naman po sa bayad sa minor applicant, ayan, same lang po sa adult niyan, no? Ang regular fee is nasa 1,200 pesos. Pero kung gusto niyo ng rush na passporting, mga ka-vlogs, ayan, meron po yung tinatawag na rush application, kumbaga mas mahal po siya. I think nasa 1,800 po yan, mga ka-vlogs. So, kayo na ang mamili. Kung hindi naman po talagang kinakailangan pa ang yung passport, doon na lang tayo sa regular application, which is 1,200 pesos. So, sa delivery naman, mga ka-vlogs, no, mamili po kayo kung pick up
no? Ibig sabihin, kayo po yung kukuha ng passport nyo after the 15 days from the time na nag-apply po kayo. And pwede din po na ipa-deliver nyo through LBC sa inyong address, no? Mag-additional payment lamang po kayo ng delivery fee. I think nasa 150 to 200 pesos po yan. Kung ayaw nyo nang pumunta kay DFA para kunin yung passport nyo, sila na mismo yung mag-deliver sa mismong address na nakasaad sa inyong application. So yun po mga ka-vlogs, no, ang proseso, mga requirements at kung paano kukuha ng Philippine passport para sa mga adult and minor ngayong 2024. Good luck po sa lahat ng mga kukuha at harinaway naging gabay ang video na to at kahit papano ay nabigyan ko po kayo ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaaring nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba and huwag nyong kailigtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!